Good morning. At ang dami ko pong nakikita ngayon na mga kabataan. Oh, praise God at sa opportunity na binigay po sa kanila upang maka-attend ng training. Meron po akong tanong po sa inyo. Naranasan na po ba natin ang maligaw? Sino po dito ang naligaw na po? Yan. So kapag naliligaw po kayo, ano po yung ginagawa po ninyo? Yung sabi, binabaligtad po yung damit. Yung po yung mga pamahiin. Actually, ginawa ko din po yun noon. At naligaw po ako pero wala pong nangyari. No? So marahil, ang bawat isa sa atin, dahil tayo ay nasa modern technology, gagamit tayo ng Google Map. No? So kaya hindi na tayo maliligaw. At dun sa place na kung saan tayo naligaw, naranasan po ba natin na tayo ay makaramdam ng takot at pangamba? So yun po yung natural na mararanasan po natin. At sa ating pong spiritual na buhay ay paano tayo makakalakad ng naayon sa kalooban ng Diyos? Nakakaramdam din po ba tayo ng takot at pangamba? Sa tuwing minsan mapapansin natin na parang wala na sa kalooban ng Diyos yung ating pong pamumuhay. So, yung pag-aaralan po natin ay sa ito po yung team po natin, Walk in Christ. So yung pag-aaralan po natin ay sa Colossians chapter 1 verses 9 to 14. Tayo po tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Verse 9. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Marina po tayo nga maupo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makasamba sa iyo at makapakinig ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo nga po kami. Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang kumatagpo sa aming mga puso. Humihingi po ako ng tulong po ninyo sa pagbabahagi po ng iyong salita. Salamat po, Ama. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Last week po, napag-aralan po natin yung faith, love, and hope. So makikita po natin dun po sa sulat ni Apostol Pablo, dahil dun sa magandang balita na narinig po ng mga mananampalataya, na lumalago yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pag-ibig, at yung kanilang pag-asa. At dahil po dito sa mga magandang balita pong ito, sabi nga po dun sa verse 9, hindi na po sila tumitigil doon sa pananalangin po sa kanila. So makikita natin yung damdamin ni Apostol Pablo. Makikita po natin yung deep concern niya doon sa mga mananampalataya. Actually, hindi nga po nakita ni Apostol Pablo itong mga taga-Colossians. Pero makikita po natin na gayon na lamang yung kanyang malasakit sa mga mananampalataya.
Kaya sabi doon, hindi siya tumitigil sa pananalangin po sa kanila. Dahil maaari pong maapektuhan yung kanilang pananampalataya. So, yung title po ng ating pag-aaralan ay Walk in Christ. Walk in Christ, walk in His will. So, mapupuspos ng kaalaman ng kanyang kalooban upang makalakad sa paraang karapat-dapat sa Panginoon. Paano natin masasabi na tayo ay puspos o puno ng kaalaman ng kanyang kalooban sa ating pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon? Masasabi po natin na tayo ay puno ng kaalaman ng kanyang kalooban at namumuhay ng karapat-dapat sa Diyos kung tayo po ay best. Sabihin nyo nga po, best. Hindi po beshi, ha? Best. Best. Ano po yung best? Una, bearing fruit in every good work, enhancing your knowledge of God, strengthening in the power of God, and thanking God the Father. So yun po nakapaloob yung panalangin po ni Apostol Pablo. So yung una po, bearing fruit in every good work. Sabi po dun sa verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So tayo po ay naligtas at tayo po ay itinalaga ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para ma-earn po natin yung kaligtasan. Yung ginagawa po nating mabuti ay bunga ng ating kaligtasan. So, sa bawat mabuting gawa, ay nararapat na ito'y nagbubunga. No, sabi nga po doon na bearing fruit in every good work. So, ano po yung bunga? Ano po yung bunga na yon? So, ito yung bunga na mabuting katangian ng isang mananampalataya. At ano po yung mga bungang yon? Sabi po sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Yung po yung bunga. Yung po yung ating attitude o yung ating behavior. So sinasabi ni Paul sa mga taga-Colossas na sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, ay ang kanilang mga mabubuting gawa ay makitaan ng bunga. Dahil sabi po sa Biblia, makikilala ka sa pamamagitan ng iyong bunga. So, sabi nga po, masasabi na tayo ay puno ng kaalaman ng kanyang kalooban at lumalakad sa karapat-dapat sa Diyos kung tayo ay nagbubunga. Sa bawat ginagawa po ba natin, si Kristo po ba yung nakikita? Sabi nga po, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang wala kang ibinibigay. So sa bawat sa paggawa natin ng mabuti, ano po ba yung impact nito sa atin? Tayo po ba ay mas nagiging mapagmahal? Tayo po ba ay mas nagiging mapagpasensya? O tayo po ba ay mas nagiging mapagpatawad? No? So, maaari na tayo ay naglilingkod sa Diyos, gawa tayo ng gawa sa church, pero yung kasama po natin, di po natin magawang batiin o kamustahin. Minsan, ang akala po natin, yung
paggawa ng marami o yung maraming ginagawa sa church ay masasabi natin na marami na tayong bunga. No? Minsan akala natin yung bunga, mabunga na tayo pag marami tayong ginagawa sa church. Pero ano yung impact nito sa mga taong nasa paligid po natin? Tayo ba ay nagiging pagpapala at kalakasan po nila? Or nagiging kahinaan dahil po sa ating mga pag-uugali? Lagi na po nating naririnig na hindi naman po tayo perfect. Pero mananatili na po ba tayo sa mindset na tayo ay hindi perfect? Ang nais ng Diyos ay yung best sa atin. Ang nais ng Diyos na mas lalo pa nating gawing mabuti yung ating pagkatao. So habang lumalapit tayo sa Diyos, dapat ipakita natin ang mga gawa, ang lahat ng mabubuting katangiang ito. At sa lahat ng ating ginagawa, ang mga bunga na ito ay dapat makita sa ating buhay. Kaya't sabi ng Diyos, makikilala ka sa iyong mga bunga. Hindi po madali na magkabunga. Naranasan na po ba natin ang magtanim? Aalagaan po natin to. Alam ko, nasabi ko na po ito na pag nagtanim ka, kailangan alisin mo yung mga damo sa paligid mo para yung halaman ay mas lalong lumago. Ano yung mga damo sa buhay natin na dapat nating alisin upang mas lalong tayong magbunga? At yun po yung panalangin ni Apostol Pablo. So paano po tayo magkakabunga? Sabi po sa Juan chapter 15 verses 4 to 5, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sanga, hindi na mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So para tayo ay magkabunga, kailangan nating manatili sa kanya. At paano tayo mananatili sa kanya? Sa kanyang mga salita. Sa kanyang mga salita. So yun po yung una. Bearing fruit in every good work. Pangalawa, enhancing your knowledge of God. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. So yung word po dito na knowledge, ang Greek po nito ay epignosin. Ibig sabihin precise or complete knowledge. Ito po yung the whole counsel of God. Hindi lang po ito patungkol sa ating kaligtasan, sa ating moralidad, kundi ano po ba yung katauhan ng ating Panginoong Jesus at ano po yung ibinigay po niya sa atin. Sabi po dun sa Ephesians chapter 4 verses 14 to 15, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carry about by every wind of doctrine, by a human cunning, by craftiness and deceitful scheme, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So sabi po dito, para hindi tayo madaya o hindi tayo ma-carried away ng mga maling katuruan. Ang problema po sa Colossians ay ang Colossian Church ay composed po siya ng mga Gentile at ng mga Hudyo. At sa paligid po nila ay hindi naman po lahat ng mga Hudyo ay mananampalataya. Yung iba ay talagang nandun pa rin sa kanilang religion, no? Ng mga Hudyo.
At ipinipilit pa rin nila yung mga katuruang ito. Ipinipilit pa rin nila yung law. Ipinipilit pa rin nila yung Mosaic law. At ganun din sa mga Gentile. Yung mga Gentile ay alam naman po natin na sila ay mga maraming Diyos. Anong nangyayari po dito sa Colossian Church, sila po ay under pressure. Ano ba talaga? Ano po ba talaga? So yung Hudyong mananampalataya ay nagiging legalistic sa kanilang paniniwala sa Mosaic Law. At ang mga Gentil na mananampalataya ay nagiging obsessed sa mga mystical na paniniwala. At ang iglesyang ito ay ma-under ng mga maling ideya. O kumbaga, may banta sa kanila. So kung walang tamang konkreto at kaalaman sa salita ng Diyos, ay maaari silang madaya at matangay ng mga maling katuroang ito. Sa panahon po natin ngayon, mas marami na po yung nagtuturo ng Biblia. At karamihan po sa kanila, ang sinasabi po nila, kami yung totoo. Hindi lamang po yung mga nagtuturo, maging yung sistema ng mundo po natin. Yung kinakaharap po natin ay yung mga makabagong teknolohiya. No, mas binibigyan natin ng pansin yung mga bagay na wala namang eternal value. Yung ating mga gadget, yung ating mga cellphone, no? Hindi lamang po yung teknolohiya, maging yung entertainment and leisure. Masyado na po tayong nililibang ng mundong ito. At nawawala na po yung ating oras sa pagbabasa ng Biblia. Masyado tayong babad sa kakapanood ng Netflix. Masyado tayong babad sa pag-i-scroll ng cellphone. Masyado tayong babad sa pag-online games, lalo na sa mga kabataan ngayon. So hindi natin napapansin, unti-unti na tayong nililibang at mawalan tayo ng attention sa mga bagay na may eternal value. At bukod din po doon, hindi lamang po yun, maging yung ating moralidad. Alam natin, lumalaganap na sa mundo po natin yung alphabet community. Di ba? Alam niyo po yung alphabet community? Sila ngayon naglalagay na ng rainbow flag. No? So yung ating identity, gender identity. Maging yung politics at yung suffering. So yung mga bagay na kinakaharap po natin, sa panahon po natin ngayon, ang tanong po, paano po tayong magre-respond sa mga bagay na ito? Sabi nga po dun sa book ni John MacArthur, Thinking in a World Gone Wrong. Paano ka mag-iisip sa mundo ng pasama ng pasama? Paano ka magre-response dun sa mundo na pasama ng pasama? Ang problema po sa ating mga mananampalataya, masyado na tayong kontento sa ating spiritual life. Complacency. Sapat na naalam ko yung John 3:16. Sapat na alam ko na hindi po nawawala yung aking kaligtasan. Masyado na tayong kontento sa ating spiritual life. Hindi na po natin nag-strive na ma-improve pa ito. Pangalawa, lack of discipline. Dahil sa sobrang nalilibang na tayo, ay wala na tayong disiplina. Sobra na tayong nalilibang, wala na tayong disiplina ni basahin man yung salita ng Diyos. Minsan na nangyayari, nagiging activity-centered na po tayo.
No, para lang masabi na tayo ay puno ng kaalaman ng Diyos, tayo magiging busy. O madami tayong activities sa church. Pero yung reality, ang active-active sa church, pero sa bahay, hindi mo mautusan. Dapat hindi ganun. Kung ano ka sa bahay, ganun din tayo sa church. Kasi yung purpose naman natin ng paglilingkod, hindi, dahil kilala natin ng Diyos kaya tayo maglilingkod. Hindi dahil maglilingkod ako, dahil dun ako mag-earn ng knowledge sa Kanya. So, anong nangyayari po? Yung shallow spirituality. Madali pong masway. At madali pong madaya. At kahihinatnan po nito, magko-compromise po tayo. Yun po yung pinagpipray ni Paul. Kasi, masyado nang dinidikdik ng mga itong mga Hudyo na hindi mananampalataya, itong mga Gentile na hindi mananampalataya, yung church, na kailangan mo na i-push mo pa rin itong law, i-push mo pa rin itong mga practices na to. Sa mga Gentile, kailangan mo ito, kailangan mo ito. So, hindi nila alam kung ano yung tatayuan po nila. So, the knowledge that you have in Christ should lead you a changed life. Yung po yung ano po nito, na mababago po yung ating pong buhay. Not only informative, but transformative. Hindi lang po pupunoy natin yung ating isipan ng knowledge ng Biblia sa ulo lang natin, kundi sa puso po natin. Remember po, yung style po ni Satan is to steal, to kill, and destroy. Hindi po nagbabago yung technique niya. Nagbabago lang yung anyo kung paano tayo dadayain. Ngayon, ang ginagamit po nila yung social media, yung gadget, no? To steal our time sa salita ng Diyos. And eventually, ma-destroy yung ating buhay. The only way to fight back is the sword of the Spirit. At ano po yun? Which is the Word of God. Tayo po ay nasa ikatlong taon na po, no? May COVID pa rin, no? Pero hindi na siya ganun kalala. Pero balikan po natin nung 2020 na nung may COVID pa, alam natin, pag lumabas tayo ng bahay, maaari tayong mahawaan. Kaya, ang gagawin natin, tayo ay magsusot ng face mask, face shield, minsan magsusot ka pa ng gown, may Lysol ka pa, no? Kasi, takot kang mahawa, takot kang magkasakit. Once na magkaroon ka ng COVID, iisipin mo mamamatay ka na. Na-experience ko yan nung nag-work ako sa hospital, makaramdam lang ako na hirap na akong huminga. Parang may COVID na ako. Parang nagiging paranoid na ako. So grabe yung mental, ano po na, hindi lang po physical, kundi yung mental battle din po sa amin. So, ganun din po sa atin, na kung alam natin na may danger sa labas, alam natin na maari tayo na madaya ng sanlibutang ito, kailangan nating saliksikin yung salita ng Diyos. Kailangan nating basahin. Kasi minsan hindi natin naiisip na may danger . Siguro iniisip lang natin danger physically, pero yung danger spiritually, naiisip po ba natin? Ang dami pong kabataan dito. Yung iba, may mga anak na nag-aaral sa Manila. So, yung mga magulang nag-aalala, di ba po? Basta nag-aalala tayo na kung ano mapahamak sila or ano. Pero, mas nakakatakot yung spiritual na bagay.
na maaari silang maimpluwensyahan ng mundong ito. So kung hindi po natin sila papaalalahanan ng salita ng Diyos, maaari po silang madaya. So the Bible is everything we need for life and godliness. Nung inaaral ko po ito ay kailangan ko po yung salita ng Diyos. Dahil nasa sinful nature pa po tayo, may tendency na tayo ay mag-iba na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos para masuppress yung mga sign and symptoms na yun. Kasi kung the more na puno tayo ng kaalaman ng Diyos, puno tayo ng salita ng Diyos, alam natin kung paano tayo mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. So basahin po natin yung Biblia. Alam ko na paulit-ulit na po natin ito maririnig. Pero kung concerned ka sa yung spiritual life, basahin po natin yung Biblia. Kasi sabi po sa Bible, sabi po sa 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Imbis na pag-igihin natin ito, bigyan natin ng pansin yung Biblia. Ano po? Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, strengthening in the power of God. Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. So, alam po ni Pablo ang kanilang kalagayan. Kaya hiling niya sa Diyos ay bigyan sila ng kalakasan upang matiis nila ang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. So, sinabi po doon yung endurance. Yung endurance po, ibig po sabihin, is to remain under. Kumbaga, yung pagtitiis doon sa mahirap na sitwasyon. So, remain under, that God enables the believer to remain under. So, the Colossian church is under pressure because of this false teacher. So, God's power enables them not to compromise. Pangalawa, sinabi din po dito, yung patience. Yung patience po, ito po yung long-tempered. Kumbaga ay yung pasensya. So, the Colossian church is also under Roman government. At dahil sila ay under doon, ay sila ay tinatrato ng hindi maganda. So, the Colossian church is under Roman government that God's power enables them to be gentle or having long temper under ill treatment. Hindi po natin magagawa po yan sa sarili po natin. Hindi po natin yan kaya. Pero ang Diyos po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan upang tayo ay mag-endure at magkaroon ng patience. Bawat isa po sa atin, alam ko, iba't iba po yung ating pinagdadaanan. Marahil yung iba po sa atin, mas malaki pa yung pinagdadaanan compare sa akin. Pero hindi po natin magagawa yan sa sarili nating kakayanan. Hindi po natin kaya yan. Kailangan po natin yung kapangyarihan ng Diyos.
Ang paglakad po sa kalooban ng Diyos ay yung pag-rely sa kanyang strength. Hindi po sa atin. Dahil po yan sa lakas na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Kaya din po tayo nagpapatuloy. Mahirap po maging mananampalataya. Sino dito yung madali yung kanilang spiritual na buhay? Wala. Napakahirap po ang maging Kristiyano. Kailangan mo maging pino. At para maging pino ka, kailangan mo pupukpukin ka ng pupukpukin, parang paminta, madudurog, para maging pino. Mahirap po. Napakahirap. Pero, ano po yung sabi? Strengthening in the power of God. Ang Diyos po yung magbibigay po ng lakas po sa atin. Kaya sa tuwing tayo ay nahihirapan, ano yung dapat natin gawin? Lumuhod at manalangin. Hindi po natin control yung sitwasyon. Hindi po natin control. Pero kaya ng Diyos na mapagtagumpayan po natin yun. Kaya po yan ng Diyos. Kaya sabi nga po, sa John chapter 16 verse 33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Wala na pong higit na nakaranas ng hirap kundi ang Panginoong Jesus. Tignan niyo lang po yung cross. Paano niya na-endure yung suffering and trial. Kaya nakaka-encourage po sa atin, even though ang hirap po ng sitwasyon ng buhay natin, ano yung sabi ng Panginoon? Take heart, I have overcome the world. Siya mismo yung nagsabi niyan. At siya, pinatunayan po niya nung siya ay muling nabuhay doon sa krus. Kaya, kung nalampasan ng ating Panginoong Jesus, gayon din po sa atin. Kaya sabi nga po doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Hindi po nangangahulugan na lahat ng pagsubok na dadating po sa atin ay yung kaya lang natin. Bakit? Kasi hindi na tayo magre-rely sa kalakasan mula sa Diyos. Kaya yung mga pagsubok na yon ay hindi natin kaya in our own. Pero ang sabi doon, tapat ang Diyos at bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan yun. So wag po tayong, kumbaga, lumapit po tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin po sa Kanya. Pangapat, thanking God the Father. Sabi po doon, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saint in light. So ano pa yung mga dapat nating ipasalamat? Sabi po doon sa verse, He rescued us from the domain of darkness, transferred us to the kingdom of His beloved Son, and we have redemption, the forgiveness of sin. The only thing na na-contribute po natin sa ating kaligtasan ay yung ating mga kasalanan. Dahil dito, ibinigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ma-appreciate mo lang yung grace ni God kapag naunawaan mo yung puot ng Diyos. Hindi mo ma-appreciate yung grace ni God pag hindi mo naunawaan yung puot ng Diyos sa'yo dahil sa ating mga kasalanan. At yung puot ng Diyos na yon ay ibinigay sa ating Panginoong Jesus doon sa krus. Ang sabi ng Panginoon, alisin mo ang sarong ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ano yung saro na yun? Ito yung puot ng Diyos. Inaalala natin yung Lord's Supper, yung juice.
So every time na makikita natin yung juice na yun, may isip mo, ito yung puot ng Diyos na supposed to be sa akin yun dahil sa aking mga kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin, inako ng ating Panginoong Jesus. At masasabi mo, salamat po, Panginoon. So ang kamatayan ni Jesus ay nagsilbing kapalit ng ating espiritual na kamatayan. Siya ang naging pinakahuling sakripisyong tupa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, mayroon tayong pagtubos. Tayo ay inaring ganap at ipinahayag na matuwid sa paningin ng Diyos, ang lahat ng ating mga kasalanan ay ipinako sa krus. Nangangahulugan na ito'y mayroon na tayong pagkakataon na lumipat mula sa nasasakupan ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Natanggap na natin ang kapatawaran. Hindi na tayo nakagapos sa ating mga kasalanan. Ngunit binigyan tayo ng paraan upang malampasan ito. Bawat araw na ibinibigay po sa atin ng Diyos ay habag at biyaya ng Diyos. Hindi po tayo perfect. Kaya sa bawat araw na meron tayo ay simbolo ng kanyang habag at biyaya. Kaya sa araw-araw, dapat natin siyang pasalamatan. Kaya tayo po ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa kanyang mga ginawa sa atin at sa mga gagawin pa niya sa ating buhay. Patuloy na magtiwala lamang po tayo sa kanya. Kaya po yung walk in His will, give your best. Ang paglakad po sa kalooban ng Diyos ay ibigay po natin yung best sa Kanya. Bearing fruit in every good work, enhancing your knowledge of God, strengthening in the power of God, and thanking God the Father. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Nawa Lord na nangusap ka po sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami na may pagkakataon na hindi po namin naibibigay yung best sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo nga po kami. Humihingi kami ng iyong kalakasan. Ibigay mo, Lord, yung desire na ito sa puso namin upang masunod po namin ang iyong kalooban. At sa lahat po ng aming gagawin, nawa ay maging pagpapala po ito sa mga taong nasa paligid po namin at ito'y magbigay ng kalwalhatian po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.